Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ninuman kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutokso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso ng masama at hindi naman niya tinutokso ang sinuman. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bumalik uli si Santiago sa paksa ng pagsubok. Saan ba nanggagaling ang pagsubok? Hindi ito nanggagaling sa Diyos. Hindi ang Diyos ang sumusubok sa atin. Ayaw ng Diyos na magkasala tayo. Kaya hindi siya nagpapadala ng tukso upang tayo ay magkasala. Pinapayagan niya na lumapit sa atin ng tukso. Pero ito ay hindi galing sa Kanya. Saan ito nanggagaling? Madalas ito'y galing sa ating sariling masasamang hilig. Ito ang tinatawag na pita ng laman. Galing ito sa ating pag-iisip ng masama, sa ating mga pagnanasa, sa ating kapabayaan tulad ng katamaran. Dito tayo sinasalakay ng tukso. Ika nga, laziness is the workshop of the devil. Kung tatamad-tamad tayo, dito tayo natutukso. Ang masasamang plano, masasamang hilig, masasamang pagnanasa ay nagkakaugat at tumutubo sa taong walang pinagkakaabalahan. Ang tukso ay nagdadala ng kasalanan kung hindi ito pinipigilan, at ang kasalanan ay nagdadala ng kamatayan. Kamatayan ang grasya ng Diyos sa atin, at ganun din kamatayan ng iba o kamatayan ng sarili. Ang pagpatay ay resulta ng kasalanan. Ang kasamaan na tukso ay hindi nanggagaling sa Diyos. Sa halip, ang bawat kabutihan ay nanggagaling sa Diyos. Ang kabutihan ay parang isang liwanag na nagbibigay ng sigla sa buhay natin. Ganun din ang salita ng Diyos. Ito ay nagsisilbing liwanag. Ito'y nagdadala ng katotohanan sa atin. Ang isang katangian ng kasalanan ay ito ay nagtatago. Kasi ito'y gawain ng kadiliman. Ayaw niyang mabisto siya.
kapag nabisto ito, ito'y naninisi. Ayaw niyang aminin ang kanyang kasamaan. Sinisisi ang iba. Ito ay nangyari sa unang kasalanan sa Haben sa Hiden. Noong tinanong ng Diyos ang lalaki, bakit siya sumuway at kumain ng pinagbabawal na prutas, itinuro niya ang babae. Siya kasi eh. At itinuro naman ang babaeng ahas. Iyan kasi eh. Sa pagsisisihan, pati ang Diyos ang sinisi. Ang Diyos kasi, pinahirapan ako. Ang Diyos kasi, nilagay ako sa ganitong sitwasyon. Maliwanag na sinabi sa ating Santiago na ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi niya tinutukso ang sino man. Hindi siya ang pinanggalingan ng kasamaan. Sa halip, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit. Purihin natin ang lahat ng kabutihan. Galing yan sa Diyos. Kahit na ang kabutihan na ginawa ng ating kaaway, iwasan natin ang lahat ng kasamaan, hindi ang galing sa Diyos. Huwag tayong lumapit dito. Malalayo tayo sa Diyos kapag tayo'y lumalapit sa tukso at sa masama. Ipinangako natin sa binyag na itatakwil natin si Satanas. Itatakwil natin ang kasalanan. Itatakwil natin ang tukso. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.